sa mga balitang mainit na pinag-uusapan, mga pangyayari na pinagkakaguluhan sa social media, mga kakaibang balita, trending ngayon! Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng nakikinig at nakasubaybay ngayon sa trending ngayon. Magandang gabi, umaga, madaling araw sa inyong lahat. Kami po ang inyong ka-trending at kasama ngayong gabi. Ako po si Mara Valle. At ako naman po si Rashid Locsin. Samahan niyo po kami sa isang oras na puno ng kwentuhan, balitaan ng mga trending at viral stories. Dito lamang po yan sa programang Trending Ngayon. At kung gusto niyo pong makibahagi sa amin dito sa programa namin, ay maaari lamang pong pumunta kayo sa aming Facebook page. Dahil live na live tayo sa DWIZ882 at syempre, streaming din po kami sa YouTube channel. Yan, partner. At syempre, sabayan din tayong napapakinggan sa DWIZ Dagupan, DWIZ Palawan, 106.7 Home Radio Cebu, 98.7 Home Radio Davao, 89.5 Home Radio Iloilo, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, 98.3 Home Radio Jensan, 95.1 Home Radio Naga, at 92.3 Home Radio Legazpi. At RPN DZBS Baguio, DXKT Davao, DZKI Iriga, DXXX Zamboanga at DXKS Surigao. At syempre tayo po ay napapanood via test broadcast sa Digital Free TV na IZTV. Syempre available na rin po kami sa digital TV devices at TV receivers. Mangyaring scan lamang ang inyong mga digital TVs at digital channel boxes upang mapanood syempre ang IZTV. At syempre sa lahat naman po ng gumagamit ng Android at iOS phone, pwede nyo pong i-download ang aming DWIZ app. At syempre napapakinggan din tayo sa ating website sa www.dwiz882am.com. Ayan, marami na tayong social media platform na pwede talaga nilang puntahan. Syempre meron din tayong TikTok. Siyempre yan ang DWIZ News 882 ba yan? Tama ba yun? Oo, partner. Tama. Ayan. Kaya pwede nila tayong kahit puntahan. Kahit nasa man kayong sulok ng bansa o ng mundo. Mm. Eh talagang kung gusto nyo lang tumutok dito sa trending ngayon o sa lahat ng syempre ng programa ng ating himpilan dito lang sa DWIZ 882, eh pwedeng-pwede kayong manood at makinig. Ayan, partner. Dahil nga ipapalapit na ang inaugurasyon ng ating President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr., abangan po sa Webes, June 30, 2022, ang special coverage ng Himpilang May Todong Lakas, DWIZ 882, kasama ang IZTV sa Digital Free TV Channel. Partner, syempre sa inaugurasyon ng 17th President of the Republic of the Philippines, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., katuwang ng DWIZ sa paghahatid ng mga kaganapan na nasabing inaugurasyon, ang buong DWIZ News Team, Social Media at Engineering, gayon din ang Home Radio 97.9 at RPN9 Station sa buong bansa. Kaya tutok na dito sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ 882 at syempre kasama pa rin natin ang IZTV. Ayan, nako, kaabang-abang ang special coverage ng ating himpilan. Pero bago natin ipagpatuloy ang kwentuhan at saka syempre mga trending at viral stories natin, partner, ay puntahan muna natin ang ating Ronda at Metro Patrol. Metro Patrol Report! Unahin na natin ang ating Metro Patrol. Tatlong sangkot sa bentahan ng ilegal na droga sa Malabon, arestado. Ang detalye niya ni Ate D. Danny Cruz. Magandang gabi, Danny. Yes, Rashid, Mara. Bigandaan ko lang, napakarami kasing panawagan dito sa Malabon dahil
tatlong linggo nang lubog ang maraming barangay at sinasabi nila sa MMDA, panawagan daw po, pakibilisan lang daw po ang paggawa ng navigational floodgate dito sa lungsod ng Malabon at napakalaki na po ng perwisyong dulot nito. Anyway, nasa kote ang tatlong sangkot sa bentahan ng illegal na droga sa bypass operation na ikinasahan ng Station Drug Enforcement Unit ng Malabon. Ito'y pinamunuan ni Police Lieutenant Alexander De La Cruz. Arestado sila Lucito Rondario, 40 taong gulang, residente ng Barangay Tanyong sa Malabon, si Junior Bangayan, 18 taong gulang, at si Gerald Alingod, 24 taong gulang. Ang dalawang ito'y pawang residente naman ng Caloocan City. Ayon kay Police Colonel Albert Barot, hepe ng Malabon Police, sa koordinasyon nila sa PIDEA, positibo na ang tatlong suspect ay magkikita sa kahabaan ng Sipor Road, Corner Leonio Street, sa Barangay Tanyong, dito sa lungsod ng Malabon, gamit ang 300 pisong bypass money ng mga pulis na kabili sa mga suspect ang nagpanggap na buyer ng 3 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na 7.20 grams at ang standard drug price nito ay 48,900 pesos. Sinampahan na ng kasong paglabag sa RA 9165 ang 3 suspect sa pag-iingat ng illegal na droga. Yan ang update. Metro Patrol Danny Cruz, nagulat siya yung pilang may todong lakas. DWIC. Maraming salamat, Danny Cruz. Samantala, puntahan naman natin ang ating Ronda Provincia. Ronda Provincia! Ayan, tanggap tayo ng update at balita mula dyan sa Ilocos Norte kay Ronald Idol Domingo. Magandang gabi, Ronald. Yes, magandang gabi kasamang Mara, kasamang Rashida. Marami na naman ang mga fishing paraternalia sa corn at rice seeds ang itinimahagi ng probinsya sa mga magsasaka at mangingisda sa Ilocos Norte. Dinaluhan ni Governor Macho Marcos Manotok ang pamamahagi ng mga sabing kagamitan sa mga organisasyon ng mga magsasaka. Ang mga nabigayan ng mga ito ay ang mga grupo ng mga magsasaka mula sa bayan ng Paway sa lungsod ng Lawag, at sa bahay ng Badok, Pasukin, Kurimao, sa bahay ng Pagudpud, at sa bahay ng Bangi, Ilocos Norte. Kabilang na sa mga ipinimahagi sa mga mangingisda ay 20 payaw, 15 fish color, at 4 na weighing scale. Sinabi niya na 280 bags of yellow corn, 596 na rice seeds, at iba't ibang klase ng abono, at ang ipinimahagi rin sa mga magsasaka. Tiniyak naman ang tiniyak ni Governor Manotok na magpapatuloy at dadami pa ang mga tulong ang maibibigay sa sektor ng agrikultura at mangingisda, hindi lamang mula sa probinsya kundi pati na rin sa gobyerno nasyonal. Balita mula dito sa Ilocos Norte, it's Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tunong lakas, DWIZ. Ayan, maraming salamat Ronald Idol Domingo mula dyan sa Ilocos Norte. Mamaya-maya lamang ay pupuntahan ulit natin ang ating Ronda Probinsya. Pero partner, bumati muna tayo. Siyempre hindi mawawala ang lagi sa ating nakatutok at talagang nakasubaybay, no? Bumati ka na partner. Ayan, magandang gabi siyempre. Ito partner, nangunguna sa ating comments si Rolando Cotoner. Dyan po, watching, listening from Imus, Cavite. Yan, hello po, magandang gabi. Hello din po kay Miss Joy Puylong Iliescas. Magandang gabi. Ayan. Oo, oh, sabi niyang ganun, maulan daw. Totoo nga. Totoo nga. Totoo nga kasi naririnig. Actually, pag umuulan talaga, hindi namin masyado naririnig. Hindi namin napapansin kasi nga, ano, parang yung window namin hindi ganun ka-ano. Kaya lang, kanina, talagang parang gumagano, bumabahing. Yung ano. Parang bumabahing ba tawag doon? Gumagano. Humahampas pa? Parang humahampas nga yung ano, yung drops no, wow drops. Oo. Yung ano, yeah, the rain, you know? Rain drops. Yun. Oo nga, pero, diba? Parang lakas kasi usually pag ambon-ambon lang or ulan man, kahit ulan, basta pag ano, hindi natin ramdam, parang ay, umulan pala, paglabas mo na lang nakikita eh. Pero ngayon, napansin natin, no? Medyo malakas na. Oo. Kagabi pa actually, kasi dun sa, ano namin, sa dorm, hindi naman ganun talaga kalamig. Kumbaga, kaya lang kagabi, hindi na kami nag-electric fan, sobrang ano naman yung hangin. Ang lamig din ng ano
siguro dahil nga tag-ulan na din, ano? Ramdam na talaga, oh, no? Nabasa ko nga kanina, parang suspendido yung ilang, ano siguro, flights sa NAIA. Dahil siguro sa lightning alert na inilabas ng PAGASA. Kaya, naku, magdoble, ingat po kayo. Lalo na sa mga nagbabike, nagmumotor, madulas po ang daan. At saka magdala ng payong at kapote. Hassle lang kasi tignan yung kapote. Pero kung tutuusin, kung meron kang kapote, very safe yan. Totoo. Kung talaga maiingatan kang huwag mababasa, kapote is good. Totoo. Pero yun nga, diba? Nakakatuwa lang na, ano, na kahit papaano ay dapat natin paalalahanan yung publiko na magdala ng mga kailangan, lalo na tag-ulan ngayon. Ito nga, hello po kay Roberto Lores. Good evening, I'm watching now from General Tinio Nueva Ecija. Yan, hello po sa lahat ng nanonood at patuloy na sumusubaybay sa amin dito sa trending ngayon. Ayan, partner. At babatiin ko lang din pala, no, yung pamilya natin. Siyempre, hindi natin makakalimutan yan. Hi sa Loxin family and sa Domino family. At nag-birthday pala yung pinsan ko. Belated happy birthday, Jana. Yan. Happy birthday! Oo, okay na lang. Kaya mo yan, Sel. Happy, 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 happy birthday! Okay, bumawi. Napaka-supportive naman talaga na itong piloto natin. Every Tuesday talaga. Mm-hmm. Yung ha-ha-ha. Ganun o, birthday yun. No? Paulit-ulit. May buwelo talaga yung happy. Eh. Hindi ka makakapag-birthday nang walang ha-ha-ha. Kaya, the best talaga itong piloto namin. Siyempre, ang poging-poging niya. Guwapo! Talaga iba siya lang yung gumagamit niya. No? Walang pwedeng ibang pumindot niya na engineer, ha? Oo, siya lang naman kasi may alam din yung... Iniiba niya yan kapag hindi siya, eh. Oo. Tsaka pag dulo na, yung iba, bias yan, eh. Sa sarili niya lang. Pero, ano daw talaga si piloto, si engineer. Good job naman talaga. Oo, guwapo nga talaga naman. Talo ba si Piolo Pascual at Gerald Anderson? Bindong dati si Leon. Who? Wala lang, gusto lang po namin yung i-acknowledge. I-flex yung ano namin. Piloto. Ayan nga, partner. Batiin mo na yung pamilya mo pala sa Cavite. Ayan, partner. Gusto ko syempre batiin ang aking family dyan sa Cavite. Si Chief Engineer. Si Chief Engineer Manuel Valle, ang mommy ko si Elvi Valle at yung mga kapatid ko, si Manu at si Mavi. Ayan. Hello din po kay Vanessa Buyan to your. Ayan. Hello po. Maraming salamat sa... Pakikinig. Oo. At saka yung mga nasa taxi, correct, nasa mga sasakyan, di ba? Oo, mga nakikinig dyan habang pauwi. Kasi sakto yung oras natin, partner, labasan to. Oh, kaya maganda nga talaga yung minsan kasi, di ba, all throughout the day, ang napapakinggan mo na mga balita na ang minsan... Taas presyo. Mga tuloy-tuloy, patong-patong. Naka may oil price hike na naman. Next week nga daw. Iba yung nanunsyo nga ng Department of Energy, posible na naman. Oo, partner, kaya nako. Saan pa ba tayo? Bigat. Parang ang bigat ng July ngayon. Kasi di ba, matatapos na yung libreng sakay. Oo. Hindi pa naman natin alam kung may extend o hindi. Oo. Kasi ibang administrasyon na uupo sa July 1. Nako, hindi pa natin alam kung ano, i-extend ba o hanggang dito na lang talaga tayo. Parang hindi ganun na nabalitaan ko. Oo nga, partner. Hindi tayo hanggang dito lang. Siyempre, aasa at aasa pa rin tayo na mapapalawig, di ba? Para makatulong din, di ba, sa ating mga manggagawa. Alam mo, sobrang laking tulong sa ating mga manggagawang Pilipino, lalo na sa mga nag-ano. Tingnan mo to, si Sir Nestor Plarisan. Good PM to both of you. Stay safe always. Yes. O, di ba? Ayan, maraming salamat po, no? Stay safe din po kung nasan man kayo. Yun nga, maulan. Sana hindi maulan dyan, pero dito kasi nga maulan. Oo, maulan kasi dito sa Metro Manila, eh. Pero alam mo, nagtataas na rin yung mga presyo ng itlog, manok. Natuloy-tuloy na yung pagtaas ng mga presyo ng bilihin sa merkado. Parang lalong nagiging kawawa ang mga tao sa totoo lang. Totoo, lalong hindi ko alam kung bumabaon ba sa hirap or... Parang nagsabay-sabay din kasi, partner, simula nga nung ano, yung parang sigalot nga sa Russia at Ukraine. Mm-hmm. Parang dun kasi nagsimula yun, eh. Dahil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, dahil dun sa controlled, ano. Dun talaga, affected lahat, eh. Kumaga,
domino style. Yes. Na bagbababa, ganun. Uh-huh. Ano daw? Bababa. yung pagtaas talaga ng lahat ng, hindi nga lang na presyo ng produktong petrolyo kasi nung una yan pa lang. Yan. Mm-hmm. Ay, ba't ang taas na ngayon? Lahat tumataas, sa totoo lang. Kasi nung last time, partner, bumili kami ng ano, ng itlog. Mm-hmm. Hindi naman ganun kalaki. Kaya lang, partner, hindi pa ganun kalaki nung time na yon. Eh, yung mga bilihin naman sa grocery, tumataas. Eh, syempre, affected din yung budget ng pamilya, lalo na may pamilya. Hindi correct, na sapat, kumbaga, lalo kasi na ngayon na yun nga, sabi mo, ano, pag-budgeted na kasi ang pera mo, nakalaan na yun dito. Eh, pag biglang, ay, hindi kasya to para sa nakalaan dito. Eh, ngayon, saan kakahugot nun? Saan mo kukunin yung pambibili mo nung kulang pa? Oo, totoo. Diba? Kaya talagang kahit tumaas nga ng unti yung sahod, hindi pa rin sasapat. Kasi may mga, lalo na, nagtaas din yung ibang, ano, diba, ahensya. Kaya hindi talaga natin alam kung hanggang kailan. At sana naman talaga, ano lang natin lang naman, eh, healing naman to, na sana naman talaga mapalawig pa nga yung MRT tsaka yung bus carousel. Kasi isa sa mga ano yan, talagang hindi man siya sobrang OA na pag nakakapagtulong sa tao. Kasi hindi naman lahat nakakasakay dyan. Hindi naman lahat ng tao sa Pilipinas beneficiary niyan. Pero sa mga nagtatrabaho na pangunahing mga na nakikinabang diyan, malaking bagay totoo, yun. Totoo, totoo. Kaya nakakatuwa lang na yung ibang kababayan natin gumagawa na lang sila ng paraan para lang maisalba yung pang-araw-araw na ano nila, pangangailangan sa buhay, mm-hmm. 'di ba? Ganun naman talaga tayong mga Pilipino eh. Try and try and then kapit lang. Correct. 'Di ba? Fighting. Love earn. Ganun life. Pero, hindi, pero kailangan din na maiisip din naman natin na ito namang paghihirap, hindi naman to lagi. Oo. Diba? Hindi naman syempre, yan ano. Dumadaan lang naman lahat ng paghihirap usually sa buhay. Diba? Mm-hmm. Eh, pwede mo hindi tambayan. Pwede mo tambayan muna. Totoo. Kaya, mas maganda na rin siguro na talagang kayod lang talaga. Na. Sabi nga nila eh, nagtatrabaho ka nga, binabayad mo rin naman sa bills. Wala rin. Parang ganun. Sa ngayon, as time goes by, kailangan mong isipin na yung practical. Ano ba yung kailangan mo sa hindi, needs, wants, ganun. Eh, pero hindi, kasi sa ngayon nga, yung mga Pilipino partners, sa totoo lang, ganun na lang yung mindset nila, di ba? Siyempre, nauuna na ngayon ng needs. Wants ang sasabihin ko. Nauna na talaga ngayon yung needs. Minsan nga yung wants, hindi na talaga nabibili at all. Mm. Pero, di ba, yun nga eh. Kasi yun na yung practical nga sa panahon ngayon eh. Hindi na talaga natin pwedeng sabihin, unahin natin yung wants kasi paano na yung pangailangan. Mm. Lalo na ngayon, tumataas lahat, naghihirap lahat. Pamasahe rin, Diyos mio, no? Correct. Yung mga pamasahe sa jeep. Lalo na ngayon, humihirit pa ng 3 piso. Mm-hmm. Yung, alam mo yung pamasahe sa amin na 9, mm-hmm. ngayon 10 piso na. Hindi naman natin sila masisisi. Kaya lang, syempre, talagang mabigat na kasi din. Kasi lahat ngayon nga, tumataas na din. Kaya talagang ano yan, domino effect. Correct. Kumbaga, kailangan talaga ng ano, wala tayong choice eh. Ganun talaga eh. Ganun talaga nag-ano. Sana talaga yung susunod administration, lalo na't mag-inaugurasyon, ay matutukan yung mga talagang pangangailangan ng ating bansa, pangangailangan ng mga taong bayan, at yung kaya nilang ibigay para lang naman sa publiko, di ba? Kasi tayo-tayo lang din naman ang makikinabang at saka magtutulungan. Tayo-tayo lang, kahit nga, alam nyo po, kahit sino ang umupo dyan sa pwesto na talagang itinilagan nyo, ay nasa kamay na po nila kung paano nila aanuhan, parang mamandatuhan yung ano nila posisyon at paano gagamitin yung power. Correct. Para makatulong sa mga mahihirap, sa mga taong nangangailangan, di ba? Pero at the same time, syempre nasa atin ding mga individual kung paano talaga tayo makaka-survive. Mm-hmm. Maganda gobyerno, pangit gobyerno, kung hindi ka naman din talaga nagtatrabaho para nag-aantay ka lang ng ayuda. Ay, hindi naman ganun. Baka talagang magre-reklamo ka ng hirap ng buhay kasi hindi ka makakapaghintay. 10,000. Hindi ko nakakalimutan yun. Pero sana nga talaga, no?
Hindi kaya ano to. Kaya sana lang talaga, no, sa hiling lang natin sa, ano, sa susunod na administration, maging maayos. Oo. Tsaka kung siya yung itinalaga ng, ano, majority. Yun na yun. At talagang irespeto at galang at natin. At supportahan na. Oo, supportahan. Kasi yun na yun eh, nandiyan na eh. Wala ka ng choice din eh. Like, at tsaka kumbaga, talagang wala kang choice dahil, ano na, marami na ang nagsabi, di ba? Kumbaga, marami na yung nag-speak up na hindi, eto. Eto to yun. O, yun na. Yun talaga. Kailangan mo lang irespeto talaga. Tsaka, supportahan na lang. Yun na lang, yun yung choice. Kung hindi mo man gusto, wala na. Kung ayaw mo, mag-migrate ka. Oo, yun lang yun. Marami, may choices na, di ba? Ano mga bansang magkailang puntahan? Oh, punta kayo sa ibang bansa daw. Ikaw ba, may bala ka? Wala pa naman. Sa ngayon, no? Wala. Ah, wala. No. Hindi naman tayo, ano, dapat hindi na tayo mababaw mag-isip. Kasi, ano na tayo, adulting 101.2. Diba? Kung dati 101 lang, ngayon 101.2. Kaya kailangan natin maging ano, no? Pero partner, ayan, bago natin talakay ng trending at viral stories, eh, yung inuna natin, yung, syempre, sa Pilipinas, yung ano, yung mga social issues. Correct. Lang naman naman yun. Pero bago tayo po dumako na sa ating trending at viral stories, ay bibigyang daan muna natin ang ating mga ilang paalala sa ating himpilan sa oras na 6:30 ng gabi. Ay magbabalik po kami ni partner pagkalipas lang ng ilang paalala. Trending ngayon. Trending ngayon. Muli pong nagbabalik ang programang Trending ngayon at kami pa rin po ang inyong ka-trending at kasama ngayong gabi. Ako po si Mara Valle. At ako naman po si Rashid Locsin. Pero bago tayo pumunta sa ating mga trending at viral stories, ay eto na ang ikalawang bugso ng ating Ronda at Metro Patrol. Metro Patrol Report! Unahin na natin si Tata Ray. Alamin natin ang balitang hatid ni Tata Ray. Magandang hapon po, Tata Ray. Magandang gabi na po, Rashid and Marano. Oo nga po pala. Magandang gabi po, Tata Ray. Maraming salamat po, mga beautiful ladies. Anyway, regarding ito sa dati natin masasaktan o ikaw nga laging problema na mga naturang ako sa Swain, patroon na ang bayan ng Kainta Rizal. Ito ang tiyatag natin mga hamog boys na kinabibilangan yan na mga namamalimos, nagbibigay ng mga sobre sa mga babaw sakya, sa mga PUJ o mga boss na umakyat at ay mga taglilinis yan sapagkat nagkaroon ng tiyatag tayong operasyon ng PNP katuwang ang DSWD at ang mga natong mga barangay patulan na ang barangay Santo Domingo at barangay San Isidro. Ito ay malaking permiso kung tawagin natin mga kabataang edad de 12 hanggang 17. Ang edad, ika nga ay malaking permiso sa naturang lugar. Gayun man, ika nga ay sa pagpagtulungan ng mga naturang barangay, lalo na ang ating DSWD nga lokal at PEMPE, ay maaaring mabawasan o mawala na itong kung tawagin ng mga batang hamog. Sapagkat ito, hindi lamang ika nga permiso o magnaganakaw ang mga kadahilan nito, lalo na kapag nagusto nito mamba na mga ibabang uri sa sakyan na dumadaan dyan sa kabahan niya ng Felix Abingo patungo na dyan sa naturang bayan patungo yan either na Pasika o dyan sa lugar ng siyudad ng Marikina. Gaya pa man ika nga ay malaki na ang ibinaba ng naturang mga kabataan kukumpara mo sa mga nakalipas ko ilang gabi nagiging problema ng naturang mga constituent. Yan yung subject mula sa lalawigan ng Rizal. Ito ang Metro Patrol. Tataray! Aragones, Abel Yanago, siyempre lang may tudulakas. Gabe, Caballo IC. Maraming salamat, Tata Ray. Samantala, 500 augmentation na police mula PRO3. Nakahanda na sa inaugurasyon ni PBBM. Detaling yan ihahatid sa atin ni Johnny Gole. Magandang gabi, Johnny. Magandang gabi. Umaabot nga sa 500 police sa contingent mula dito sa Police Regional Office 3 o PRO3. Itong inihanda na bilang augmentation forces sa nakatakdang inaugurasyon nitong si incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa Hunyo 30 sa National Museum. Ayon dito kay Police Brigadier General Matthew P. Bacayo, PRO3 Chief,
ang nasabing mga contingent ay mula sa 7 provincial at 2 highly urbanized police offices dito sa Central Luzon na lumahok na dito sa katatapos na civil disturbance management training nitong nakalipas na linggo na ginanap dito sa Campo Oliva sa Parig Ground. Sila ay itatalaga sa Bulacan, partikular do sa boundary line ng National Capital Region o NCR. Bukod dito, sinabi ni Bakay meron pang nakastandby na police contingent. Kapag kakakailanganin ito ng NCRPO, ang dagdag na police CDM personnel, kagubili ng opisyal sa ipinadalang mga contingent na ipairal ang maximum tolerance laban sa mga rallyista. Ngunit kung kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang mga sarili, ay maaari nilang ipatupad ang garampatang batas, lalo na kung nanganganib ang kanilang mga buhay. So yan ang report. Buhat ito sa Campo Libas, Pampanga. Ito si Johnny Goles, Central Luzon Patrol. Nagulat sa Intilang Ito ng Lakas, DWIT. Maraming salamat, Johnny Goles. Samantala, nasa 69 na pares na matagal nang nagsasama-sama, abay-sabay-sabay ikinasal sa bayan ng Bataan. Ang buong detalye niya ni ate ni June Bringula. Magandang gabi, June. Magandang gabi. Ganap na ngayong mag-asawa ang nasa 69 o 69 na magkapareho o magnobyo na matagal na nagsasama-sama at karamihan ay may mga anak na. Ito yung makarang ikasal sila mismo ng formal nito si Congresswoman-elect at outgoing dinilipihan Mayor Gina Garcia. Ang seremonya ng civil wedding ay ginanap sa bulwagan ng bayan sa dinilipihan Bataan. Ayon kay Mayor Gina Garcia, ito na ang huling kasalang bayang magaganap sa panahon niya. Sa isang linggo kasi ay okisyal na siya manunungkulan bilang kinatawa ng 3 disito na nalibigan ng Bataan. Para po talaga yung pagsasama ng ating pong mag-asawa, lalo na para sa unang pamilya, ay kilalanin ng ating pamayanan at maging protektado po, lalo na po sa ilang mga anak. Very memorable po ang araw na ito and meaningful dahil bukod po sa ating civil wedding, tayo po ay nagkaroon din po ng misa. And hopefully po sa mga matagal na rin pong mga nagsasama, nakabuo na rin po ng pamilya. Ito po ay maging malaking tulong sa kanila at sa ating pong pamilya. Pero maminis mo. Opo, kasi punong bayan lang po ang maaaring magkasal sa kaparian at saka po sa mga ministro at ating pong mga judge. So, ito po siguro yung huli unless meron po magbaksan hanggang buhay. Pero po, hindi ang magbabaksan. Tuwang-tuwa naman yung mga ikinasal, siyempre lalo na yung mga kababaihan dahil legally married sila at inasal sila ng walang gastos. Yun rin ko lang nagulat, siyempre lang mga todo lakas, DWIC. At June Bringula, sa Mangtala, Ilocos Norte, wala nang kaso sa ASF. Detaling yan, ihatid muli sa atin ni Ronald Idol Domingo. Magandang gabi, Ronald. Pinonfirma ni Provincial Veterinarian Dr. Lloyd Valenzuela na wala nang baboy na may African Swine Fever OSF sa lawigan matapos negatibo lahat ang resulta ng mga na-examine na sampol. Gayunpaman, sinabi niya na tuloy-tuloy pa ang kanilang supervision upang tuloy-tuloy ang ASF-free ang buong lalawigan. Hiniling na rin nila ang tulong ng mga iba't ibang LGUs upang tingnan ang mga natitira pang nag-aalaga ng baboy sa kanilang nasurupan upang ganap na mawala na ang isyo ng ASF dito sa lalawigan. Mula dito sa Ilocos Norte, ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tulong lakas, DWIC. 3.4 na milyong piso ang halaga ng droga na kumpiska ng PIDEA sa Bicol. Ang detalye niya ni ate ni Melvin Machado. Magandang gabi, Melvin. Ay, magandang gabi. 3.4 milyon pesos ang halaga ng tinatayang 500 gramo ng shabu na nakumpiska sa suspect na si Aymad Ray Batan I Fortuna alias Bong, walang trabaho, may asawa at residente ng Zone 3, San Juan Street, Barangay Peñasan, sa Lungsod ng Daga. Dakong alas 5 ng hapon kanina, ang naturang anti-drug bypass operation ay isang joint operation ng PIDEA Sorsogon, PIDEA Camarines Sur, PIDEA Masbate, Police Station No. 3 ng Naga City Police Office at City Intelligence Unit ng PNP Naga. Tuloy ang pag-iimbestiga ng suspect na ngayon ay hawak ng PIDEA. Mula sa Naga City, sa Bicolandia, Melvin Machado. Nag-uulat sa MP lang may todong lakas, DWIZ.
Maraming salamat sa ating mga Ronda at Metro Patrol. Samantala, eto na ang pinakahihintay nyo, ang ating trending at viral stories. Trending ngayon. Trending ngayon. Eto partner, talagang trending at viral ngayon kasi kamakailan lang ay nag-trending ang isang fast food na talaga namang matagal na to. Nauna pa to sa mga fast food na medyo sikat na ngayon. Sabi dito partner, ibinahagi ng isang netizen sa Facebook ang love story ng kanyang mga magulang na nagsimula sa isang trending na fast food. Wow. Nakakahanga na ang mga lumang love letters ay gamit ay tissue. Mm-hmm. Wow! Na kanila pa talagang naitago. Ayan yung mga pictures, talagang malalaman mo na medyo matagal-tagal na. Kasi nung kumain kami last time dyan, malapit kasi yan sa Muñoz eh. Meron kaming brunch. May brunch kayo? Merong brunch doon na kinakainan talaga namin. Kasi favorite namin dyan yung burger nila. Yung partner, ito. Ang mura partner nung ano dyan, bilihin. Masarap naman kasi talaga dyan, partner. Oo. Nee, kumakain kasi kami diyan tuwing may nakikita kami na ganyang fast food. Talagang pinupunta namin kasi yung mami ko favorite niya 'yan. Oo, partner, gusto ko diyan cheeseburger. Gusto ko diyan yung ano nila, macaroni salad at saka yung sopas. Oo, partner. Ito na nga, partner, since daw nag-viral ang Tropical Hot. Alam mo, partner, itong Tropical Hot talaga nito. Ito, ano, disclaimer lang po ha. Ito ay kasama lang sa trending namin at talaga namang nag-trending kamakailan lang naman itong ano na to, fast food. Ito yung Tropical Hot kasi sa Olongapo may brunch din sila that time. Yun yung unang-unang fast food na kinakainan namin bago yung mga Jollibee, McDo, yung mga ganun. Ngayon itong Tropical Hot talagang parang ano siya, talagang malalaman mo na matagal na. Kasi syempre kahit konti lang yung brunch niya sa buong bansa that konti time. Konti na lang eh. Oo, konti na lang sa ngayon. Oo. Siguro mga nag-anon. Pero ang dami pa rin kumakain, ha? Hindi pa rin nasisiro. Onti na lang, talagang may tumatatak kasi, di ba? At saka pag nakita mo kasi talaga yung mga branches nila, talagang luma na din. At saka, isa lang yung ano nila, isa lang talaga yung, tawag na ito, hindi nagbabago. At saka wala silang mga parang yung sa, ano, yung mga mascot, ganon. Meron silang mascot? Oo, may mascot sila. Hindi ko wala na, ano, sorry. Pero ano, pero yun nga, very, ano na kasi siya, traditional, hindi na talaga sabay sa mga fast food chains ngayon. Oo, iba na yung ano niya, vibe, kumbaga. Pero yung quality ng pagkain sa totoo lang. Pag may choice ka ng yan talaga. Sa totoo lang. Kaya siguro ganun na din yung medyo hindi na din ganun kapresyo. Correct. Kasi partner, nakita mo yung mga pictures. If a flash siya ni Jai, syempre. Yung ano dyan, burger, 25 lang. Oo. 29. Alam mo, anong taon niya? 1993. Grabe. Kaya talagang ano. Hindi pa rin nalalayo yung presyo sa totoo lang. Yung presyo. Oo, sa bagay. Hindi pa rin siya super mahal talaga na 100 plus. So, kung may 100 plus man dyan, parang ano yan? Ayun o, 29. Okay, o 39. Oo, mahal pa rin pala. Oo. Nagmahal na. Nagmahal. Kasi yung siyempre siguro, ano, throughout the years. Kung sa lahat naman tumataas na presyo, hindi pa naman magmamahal yun. Oo, diba? Kaya yun nga, sabi dito, partner, year 1993 nung nagkakilala ang parents nila as service crew sa Tropical Hot. Na branch. That time, both of them are working students pa. Kasi daw, nung time daw na yon ay pinapriority pa talaga ng mga fast food ay yung mga working students. Meron daw shift sila na umaga, meron din naman daw na gabi. Sabi nga dito, minsan night shift sila, tapos minsan day shift din. Correct. 4 years din silang nag-work doon at ngayon, doon na sila nagka-inlaban. Wow! Iba talaga! Pag talagang... Baka it's time, partner. Hindi ko pa kasi natry sa fast food, pero nakapag-work naman ako sa parang ano, canteen, ganun, mini ano restaurant, ganun. Sabi dito, doon daw sila nagka-inlaban, kaya in-upload na rin niya ang tissue love letters na ginawa ng tatay niya sa nanay niya. Kaya sa tuwing nakikita o nababasa or nakikita nila yung Tropical Hot, ay talagang agad na umaano sa kanilang mga alaala, ay yung alaala ng kanilang mga magulang. Yung love story mismo, di ba? Kaya sabi niya ganun, share ko lang. Iba. Tapos sabi pa dito, sarap namang balik-balikan ang mga nakaraan. Di ba? Sarap balik-balikan ang mga nakaraan. Actually,
yung first ano lang. Kaya lang yung nakaraan kasi 'di ba parang ano balikan nakaraan. Sabi nga dito partner ng mami ko, like ko talaga tropical spaghetti and chicken sandwich. Tropical diyan sa Kapitolyo. Tropical. Meron diyan. Ay, may? Oo, oo. Sabi sa'yo, meron saan diyan? Diyan sa may tapat ng San Anton, ba? San Antonio. Okay, gets ka na. Oh, San Antonio Heights. Oo, doon. Sa may, ano, hindi sa may ano dito yata. Dito lang, sa may pa, ano, pa Mega Mall. Oh, dito sa malapit sa Greenfield. Ah, di ba? Oo, yun yung papuntang ano. Oh, sobrang ano nga dyan, no? Ayaw nga pala, dahil nabanggit mo yung mami mo, shoutout ka na din, habang nanonood pa. Magandang gabi sa inyo, Mara and Rashida, from my mommy. Hi, mm-hmm. Maria Rebecca Loxin. Hello. Nanonood siya. Oo, oh, galing siya sa bahay namin dyan. So supportive dyan. Naman. Oo. Oh, thank you so much. No. Ayun na nga, partner, yun. Balik nga tayo dito sa ano. Alam mo talaga, pag... Hindi talaga natin malalaman kung saan natin makikilala yung ka-forever natin. Di ba? Talagang nakakatuwa lang na lalo na dati, tissue and love letters. Na kasi dati, sulat-sulat lang. Wala pang phone, wala pang technology na ma-communication na ganyan. Pero partner, dyan mo makikita na ang effort talaga. Hindi yan totoo. Kailangan na ang bonggang-bonggang papel. Kasi doon, di ba, at alam ko yung mga love letters, uso dyan yung mga mababangong papel. Oo. Ano ba yun? Yung mga mababangong papel kasi para pag binigay mo siya ang bango ng paper. Mm-mm. Pero yan, 'di ba? Gagawin mo ng paraan kasi gusto mo sulatan kahit sa tissue, okay. Nabasa ko nga partner nakalagay, alam kong ano, first day mo sa work, ay first day mo sa school, I love you, I love you, I love you. Ang dami, I love you. Oh, pag binasa mo yung pictures na nakalagay diyan. Tapos sabi pa niyan, ano, ang tago nito? Marami pa eh. Maganda yung mga sinulat nung papa niya sa mama niya. Tapos sabi niya ganun, ayaan mo na, last day mo na naman sa school, ganyan-ganyan. Mahinga ka na after. Mahaba yung pahinga mo. Oo, nabasa ko. Nakakatuwa lang na magbasa ng ganyan kasi sa ngayon, ang gusto lang natin ipamulat. Although hindi naman lahat, in general, no? Mm-hmm. Hindi naman lahat ng kabataan ay mabili or marupok. Mabilis na lang kumbaga mag-oo sa isang lalaki. Kasi may kakilala ka na ganyan eh. Months muna niyang kinilala yung tao, yung mga taong nakapaligid dito. Hi, sa kay ano, Jarez. Pinangalan. Oo, pero may kilala kong ganito hanggang ngayon parang yung parang tradisyon ng first na panliligaw, ganon. Ganon pa rin yung ano niya, bago niya sinagot. At after ilang months, ayan, nagka-inlove naman sila. Parehas silang reporter. Shout out mo na. Oo. Ay, Control 11 at kay Krex. Pero nakakatawa kasi yun nga eh, nakakalimutan na usually ng mga generation natin na parang yung kahalagahan, di ba? Kasi parang ngayon, ay gusto ko na eh, ba't ko ba papahirapan? Totoo. It's not na kailangan mong pahirapan yung isang tao pag nililigawan ko, kailangan mong pagpabebe. Pero at the same time, syempre, kilalanin mo rin muna. Oo. Sa totoo lang, totoo yan. Kasi partner, alam mo ba, pag sa ganyan talaga, pag pipili ka ng taong mamahalin mo, it's either masasaktan ka o magtutuloy kayo hanggang sa dulo. Correct. Diba? Hindi partner, parang naniniwala ako na hindi ka lang basta masasaktan. Either matututo ka, o yun na yun. Oo. Kaya nga, 'di ba? Parang kailangan hindi lang basta-basta na ka ganyan correct. Or ano, kailangan mo din kilalanin yung isang tao. At kung kayo, kung kunyari sabi nga nila wala daw sa tagal ng panliligaw yan, nasa tagal ng pagsasama. Correct. Depende naman din 'yon sa relasyon, 'di ba? Kung paano kung paano niyo maihahandle kung kunyari maagang naging kayo, parang months or weeks or ano, kung ano kung yung trip nyo. Trip nyo. Yun ang diba? Pero, kailangan sa pagsasama nyo, nakikilala nyo yung isa't isa. Kasi kahit mag-asawa, kinikilala pa rin nila yung isa't isa, di ba? Kaya dapat, matuto kang i-ano yung emotion mo, yung understanding. Dapat kasi parehas kayong understanding. Sorry. Understanding, di ba? Tsaka, dapat yung tiwala nyo sa isa't isa ay... Nandoon. Yung bond na binubuo nyo sa throughout the years ay yun dapat kasi, talagang maano. Correct. Yun kasi yung importante, di ba sabi nga, dapat ang i-develop daw muna sa isang relasyon ay tiwala. Totoo. Bago pagmamahal. Kasi nga, it's easy, you can always love the one you trust, but you can't always trust the one you love. Totoo yan, diba? Totoo yan, partner. Kasi hindi naman lahat ng bagay ay smooth.
Yung ginawa mo, kasi mahal mo yung tao, mapagkakatiwalaan mo. And at the same time, ibig sabihin, pag yung taon, pinagkakatiwalaan mo, madali silang mahalin. Kasi may tiwala ka na sa kanila, di ba? Kumbaga, yung, dun kasi sa pagtitiwala, nandun na din yung pagmamahal. Nabubuo yan eh, oo. Pero hindi natuturuan ng puso. Kung, nasa inyo yun kung paano nyo i-handle yung relationship nyo, tsaka kung sino. Hindi mo kasi ano yan eh, hindi mo yan maano, kunyari yung standards mo. Wala yan sa ano, wala, mawawala yan dun sa pag time na ano, pag tinamaan ka na ni Cupido. Babalik talaga at babalik. Oo. Kaya yung standards mo, parang, ay, may etsapera yan pag yung mismong puso mo yung nagdikta kung sino yung mamahalin mo. Kasi pagbata ka talaga, di ba, very idealistic. Ay, hindi gusto ko ganito. Oo, tall, dark, and handsome. Ganyan. O, hindi gusto ko maputi. Ako din, gusto ko yung parang ka-height ko, ay hindi naman ka-height ko, parang gusto ko yung matangkad sa akin, ganyan, gusto ko yung ganito, ganyan, eh, madami mong gusto, di ba? Oo, marami talagang gusto, di ba? Pero yun, pero pag dumating nga sa'yo, parang dumarealize, ay, hindi mo pala mapipili, no? Pag yun dumating, tas mahal mo na, parang... Parang ano, alam, gumawa ka ng sarili mong version ng jowa or ano, future, di ba? Parang ganun yung gusto mo ngayon, no? Kasi may idealistic, ano kayo, di ba? May idealistic ang mga tao. Gusto nila, gusto ganito, ito gusto, gusto ganyan. Pero at the end of the day, kung ano ang binigay sa'yo... Kung parang, ano ang nasa puso mo ay diba? Sunod. Di ba? Biglang magugulat ka na lang, ay... Sabi mo, hindi ito yung gusto ko, pero ito pala yung tama para sa akin. No? At saka hindi mo rin naman masasabi na tama kung hindi mo i-work out yung relationship nyo. Dapat dalawa kasi ang gumagalaw. I mean, yung dalawa kasi dyan yung mismong nag-ano eh. Parang ano yan eh, partners in crime kayo eh, di ba? Dapat nga, diba, it takes two to tango. Dami kong kasabihan. Pero yun nga, di ba? Nakakatuwa lang din. O, pabati daw, binati ka na namin, di ka nanonood. Hi, Rex Espirito, Agustina Nolasco, ang aming Team Bulacan. Yes. Thank you so much. Ayan din, talagang maganda rin yung naging love story nilang dalawa. Kaya nakakatuwa din naman. Talagang hindi mo talaga malalaman kung sino yung para sa'yo hanggat hindi mo nakikita yung nararapat para sa'yo, di ba? Kasi ganyan talaga sa pag-ibig. Tsaka may times din, partner, na hindi mo alam na ito pala yung gusto mo until ma-meet mo. Totoo. Diba? Kasi nga, tayo nga, very, nandun yung point na very idealistic ang mga tao na gusto ko ganito, gusto ko ganyan. Pero pag nakita mo isang tao, ay hindi, ito pala yung gusto ko. Ito pala siya pala yung para siya. Kaya, ganon. Ganon niya. Diba? Parang marirealize mo na lang, wala to sa standards, wala to sa gusto ng magulang ko, gusto ko, or nasa ano yan eh, kung sino yung tinibok ng puso mo. Wala ka nang magagawa kung hindi sundin. Pag tinamaan ka ni Cupido, ayan na yun, be. Huwag mo nang pigilin, be. Oo. Ilayo ka man ng dadhana, ibabalik ka pa rin dyan, be. Naku, no to self. Pero yun nga, di ba? Nakakatuwa lang na pag-usapan yung mga nakakatuwa ganyan. Nakakatuwa talaga. Totoo lang. Si feeling ko kasi si engineer nagsulat din yan yung jowa, yung asawa niya yun nang ligaw sa kanya. Wow! Guwapo. Pero alam mo, partner, marami talagang mga halimbawa mag-asawa na talagang ganyan. Yung lalaki lagi nilang sinasabi, parang pinikot lang ako niya. Patay na patay sa akin. Yung tatay ko ganyan. Tapos yung lolo ko, narinig ko, ganun din siya. Sabi niya, guwapo-guwapo ko noon eh. Yung mamang niyo lang yung nag-ahabot sa akin. Ay, hindi ako. Kung magkakaroon man ako asawa, di ako papayag na sabihin na pinikot ko siya. Excuse me. Wow. Hindi, pero yun kasi yung lokohan. Usually, kapag mag-asawa. Actually, totoo yan. Kahit si Sir Fred, sasabihin niya, yung asawa niya yung nanligaw sa kanya. Di ba? Mga lalaki talaga, kala mo talaga yun ang gigigilak sa mga yan. Buhat bangko eh. Pero gwapong-gwapo. Oh, gwapong-gwapo. Alam mo, ako na magre-record para sa'yo. Pero nakakatuwa, no? Parang pag nalaman mo yung love story ng dalawang, parang mag-asawa, parang doon ma-realize, ay, ganun po, wow, ang ganda naman. Kasi iba-iba. Oo, kasi minsan, yung love story ng parents nyo ay nagiging role model nyo para doon sa pipiliin mong lalaki, di ba? Parang nakakatuwa, family-oriented, yung mga ganun, di ba? May respeto sa magulang, gagalang yung nanay-tatay, although sabihin na natin yung
yung iba kasi sinasabi nila yung mga biyenan. Pero alam mo, dun pala na ano yung bond minsan, di ba? Pero hindi ko naman inaano yung mga hindi nagiging okay yung biyenan. Actually, sa mga apo na yan eh. Uh-oh. Nasa mga apo na yan bumabalik yung mga lolo't lola. Di ba? Nakakatuwa lang. Kasi mami at daddy ko ganun din eh. Pero ngayon, nagkahiwalay sila, nagkabalikan na naman, di ba? Iba't iba tayong storya, pero ang mahalaga, pinagkakaingatan at pinapahalagahan nyo ng bawat isa. Di ba? Ganun sa pag-ibig rin, eh. Nandun pa rin yung pagmahal. Kita mo after ilang years, di ba? Mami at daddy mo, nagkabalikan pa rin. May love pa rin. Love at love. Kaya, yun lang din yung ano. Pero nakakatuwa lang, no? Naku, partner, ang haba na pala ng napagkwentuhan natin. Kasi mga pag-ibig si Sir Fred kasi. Kasi naman eh. Paniligawan eh. Oo nga eh. Lagong gwapong gwapo. Ayan. May papalakpak pa yan mamaya. Pero bago tayo magpaalam partner kasi inabutan na tayo ng oras. Naku, ang dami nating chika. Bukas ulit. Huwag niyong kakalimutan ha. Pero eto na ang ating verse of the day. Ating verse of the day, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag ay mga pakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Mula po yan sa 1 Pedro chapter 1 verse 15. Yan ang ating verse of the day. Ayan, bago po kami bago po kami tuluyang magpaalam. Hello muna. Maraming salamat po kay Miss Joy Poylong Eliasca. Stay safe. Salamat. Wow. Thank you po. At syempre, sa mga ating mga nakaagapay dito sa himpilan, ang gwapong gwapo na may palakpakan talaga ng si Dawas. Engineer Fred Villamala. Social media na si Jai Rojas at ang ating social media assistants na si Micah Cervantes at Isha Panilio. Ayan, partner! Social media communication assistants natin sila. Nasabi ko. Ayan, thank you so much. At walang palakpak daw yung ano, yung mga CA tsaka SOCMED. Bios. Pero ayan nga, partner. Huwag niyo pong kakalimutan bukas po ulit. Antabayanan niyo po kami lagi 6 PM to 7 PM. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Kami pa rin ang inyong ka-trending at kasama. Ako po si Mara Valle. At ako naman po si Rashid Locsin. Susunod na ang Radyo Klinika kasama si Miss Maru Pahati Sarne. Bye!